Take heaven and heart, go about the city, thou harlot that hast been forgotten. Make sweet melody, sing many songs, that thou mayest be remembered. It shall come to pass after the end of 70 years that the Lord will visit Tyre, and she shall turn to her hire, and shall commit fornication with all the kingdoms of the world upon the face of the earth. Sabay-sabay. And her merchandise and her hire shall be holiness to the Lord. It shall not be treasured nor laid up. For her merchandise shall be for them that dwell before the Lord, to eat sufficiently and for durable clothing. Let's pray. Lord, na salamat sa mga salita. Thank you. Pala sa aming mag-aaral ngayong gabi, may pray na parang mahirap intindihan sa umpisa, but yung tema, Lord, na nalalaman namin, ako namin sa stansya ng salita ngayong gabi. Salamat din sa mga andito, Lord, at nagpatuloy, nagpapatapat, Lord, sa pag-attend, panumbahan, Panginoon, kahit sa itong oras at itong araw, kayong magbigay sa amin according to your judgment, Panginoon, rewards. At again, talino po ang pangunawang aming manalangin yung gabi. And every time, Panginoon, kami mag-aaling salita, Panginoon. Now po, Lord, kaya mahalulati. In Jesus' name we pray. Amen. Now po na po. Good evening po sa lahat. Good evening po. Title po natin. Alaan nyo. Ulit-ulit na kasing tema, no? Pero meron pa rin ganun. Title po natin ngayong gabi is No Rest for the Harlots Like Tyre. Ulitin ko, no rest, walang pahinga para sa mga pokpok katulad ng Tyre. Actually, marami to Tyre, Zidon, Kitim po yan, ha? Kitim. Okay lang yan. So, no rest for the harlots like Tyre, Isaiah 23. So, wala nang ano. Pero, again, ang tema po natin dito ay, alam niyo na, the burden of Tyre, burden, yung gustong sabihin ng Diyos sa kanila, ano po yan, judgment. So, makikita natin dito, para alam nyo lang, habang binabasa natin ulit, i-review, na-aral, basically, yun na yun. Sila ay katulad ng Babylon, ng Moab, ano may pag-aralan natin, Arabia, Egypt, yan. So, lahat yan ay iusga ng Diyos. Ganon din yung Tyre. So, makikita natin kung anong klase yung Tyre. Kasi ngayon, pwede tayo mag-ano sa Wikipedia, pero napakaya madalas pong binabanggit yung Tyre, Zidon, laging hinusga niya, you know? Mayaman talaga. Kasi nga, anong alam yung bansang mayaman ngayon? At yung US, ganyan. Isa sa mga nagpapayaman sa kanila, itong Tyre and Zidon, laging nababanggit dyan yung mga ships. Okay, mamaya, makikita natin yun. Kasi ano sila, merchant city, yun, sinabi rin dyan. Yung sabihin, yan, gusto nyo ng... gusto nyo, sino gusto nyo umaman dito? Pasto, wala akong pinag-aralan eh. Sabi nga nila sa sales, di ka makawalan eh. Sabi nga sa dahil, yung engineer doon, nagbenta na lang ang dominion. Wala yung kita eh. Depende yan sa'yo. Itong kaya ito, ang dami ko natutunan dito. May naaral natin, sana makinig kayo. Ang daming items dito na actually applicable sa atin, even sa ano, sa ating buhay, no? Sa libutan. So, umpisa na natin. Eh, bakit nga sila usgahan? Eh, mamaya, makikita natin. Yung harlot dito, sila yun. At may mga parallel actually ito sa, naalala niyo ating Daniel, tsaka Revelation. Nabanggit natin din Tyre and Zidon, di ba? So, ganun kasi yan. Mamaya, pag may yaman kasi, madalas ay hindi. Na ano sila, dadadala sila ng sanlibutan eh. So, may kita ulit natin yan. May maparalil to sa Babylon, okay? Umpisa natin. So, the burden of Tyre. So, umpisa pa lang, no? Howl. Alam niyo, howl? Alulong, di ba? Parang umiiyak ng malakas. Ba't kaya iiyak ng malakas? Yung mga anak ko, pag napalo, yun. Pero wala lang, masakit, mawala na yun. Pag ikaw nawalan ka ng matindi, kunwari, huwag na inova, no? Pero kahit anong nawalan ka ng, kunwari, ng asawa, ng anak, nawalan ka ng bahay, nasunog, iiyak ka rin eh. Di ba? At hindi lang basta-basta yan, nawalan ng mahal sa buhay, ang lakas ng iyak, di ba?
So dito ang nawala sa kanila mismo yung city. So sila yung nasakop, no? Pinoprophesy na dito kung ano mangyayari sa kanila. Kaya sabi dyan, umiyak kayo, umiyaw. Bakit ships? Yan sinasabi ko kanina, yan ang kanilang main ano eh. May mga port city kasi yung ano eh. Kung makikita mo yung mapa, yun, pala mapakita ko yung mapa para lang maalala natin. Salamat sa nagpaalala. Anyway, saan na ba yun? Ito po yung mga, yan. So ito po yung Israel, yung orange. So yun yung mga naka mga paligid na nation, no? So naalala niyo yung Beirut last time, yung sumabog. Ganun din, port din yun eh. Sinaka lang nun, yung sumabog, napakalakas. Last 2020 lang nga tayo. Sumabog yung pinakita, parang nuclear. Beirut, sikat na sikat yun. Anyway, may mga ano rin kasi dyan eh, may mga iwan ko. Ngayon Beirut, so dito yung, kaya tandaan nyo yan ha. Pag-usapan natin yung Cyprus. Actually, yun daw yung Kitim na yung tinatawag kanina. Okay? Or actually, yung portion dito sa bandang dito, sa east, yun daw yung Kitim, no? Anyway, yun pa yung mga bago kong ano eh. So, yan po yung medyo malaking ano, no? Cyprus, nasa gitna. And then, ito. So, kung nakikita nyo ito, sana hindi mo wala. Yung nasa dulo na ng Israel sa taas, ayun yung Tyre Sidon. So, Lebanon yung bansa. Yung Tyre and Sidon is mga cities yan na mayaman. Diba? So, bakit sila usgan? Bakit sila tinukoy ng Panginoon? Kasi nga, sikat eh. Pag madalas mag-sikat, mayaman, ang nangyari, hindi lagi ha. Pero madalas, mayabang, diba? Hindi kinikilala ang Diyos. So, kaya ito, binanggit yung ships dito. Kasi doon po sila kumikita ng malaki. Alam nyo ba yon? Kung alam nyo po yung may history kayo na, diba? May history na kayo. So sino doon yung pinakamayamang company sa buong mundo, sa buong time? Alam nyo na ba yon? Minsan, mga trivia sa Facebook, diba? Ano yung pinakamayamang empire or business? Langis? Hindi daw eh. Food. Sino? Hula. Hulaan nyo. Nabanggit kanina trade lang eh. Transport. Nung panahon nila, kahit nung mga, ito yung mga European, di ba, nakipag-trade lang sila eh. Dahil lang sa ship, kasi pag may trade ka, ginagawa nila, syempre, mga, alam mo na yung mga European, mga galing na, industrial na sila, di ba? Yung kakatabi nilang bayan, nang alam, narang tayo, di ba? So sabi nga nila, tayo daw yung offering. No, so totoo yun. Ginagawa nila, kukunin nila yung ginto natin, napakamahal nun, di ba? Tapos bibigyan lang tayo ng kunwari, ng telescope, o kaya ng libro. Ba't naman papayag yung mga Pilipino? Kasi nga, kakaiba to, hindi natin alam to kung paano i-produce. Di ba? Kahit yung cellphone, alam nyo, napakamahal na cellphone. Technology, hindi mo basta-basta yung mga gagawa, may replicate. So kaya yung mayaman yung mga yan, nakukuha nyo na? Mabata, nakikinig ba kayo? Yung mayaman. Nakikinig yun, dami yung mawako sa Bible eh. So kaya yung mayaman yan, sila yung nasa gitna. Diba kahit ngayon po, yung Singapore, kaya tinutukoy nilang Singapore, kaya Hong Kong dati. Kami, abanggit ko ulit yung Hong Kong kasi napakayaman dati niyan. Ngayon, wala na. Alam nyo na ba niya sa Hong Kong? Tinake over na ng China. Tapos ang dami binaging rules, of course. Eh syempre, karamihan nun, kahit Chinese ang ancestry ng mga yon, ang palakad sa Hong Kong dati, kakaiba, no? Western style. So kaya ngayon, naghihirap na yung mga businessman doon, umaalis na. So again, mamabanggit ulit namaya. Pero gusto ko lang sabihin dito, kaya binabanggit ng Panginoon yung ships dito. Yun yung ano yung sento ngayon. Ano yung papayaman sa isang bansa o sa isang syudad? Ganun din, mga kalsada or even technology, di ba? Sa Africa, nagpayaman dyan. Isa South Africa, yung diamond saka platinum. Naaral niya yung CV kanyo, di ba? Naalala ko yun.
Saan sikat ang Region 9? Hindi mo makakalimutan kasi yung report ko eh. Anong trade ng Region 9? Oh, goma, ayan. Hindi ko makakalimutan yun eh. So maraming tanim na puno doon ng goma. Alam niyo ba sa puno yung goma? Rubber tree, inaano nila yan. Alala niyo yan ha? Ay, sabi, ba't ko nabanggit yun? Kasi doon sila yung mayaman. So ngayon, yung internet, o sino mayaman, pinakamayaman yun? Isa sa mga pinakamayaman, nagaganyan na lang yan. Si Bezos, si Bill Gates. Technology, yun ang nagpatyaman sa kanila. Nung na-invento yun, nasakyan nila, ginamit nila, yumaman sila. Nung panahon ng Tyre and Sidon ships, kaya pinapaalala sa atin dito, ay yabang yun. Yung internet, di na mawawala yan. Siguro, pero pag ginusto ng Diyos, di ba? Sinasabi nilang, ano, ewan, totoo yun, yung sa sandaw. Pwede na tayong back sa Iron Age, ewan, totoo yun. Pero, kung gusto ng Diyos, pwede yun, mawala. Okay? And actually, meron din mga shortage daw ng mga minerals. Alam niyo ba yun? Pwedeng mawala yan. So anyway, tuloy tayo dito. Kaya sinasabi dyan, yung ship daw ang umiyak eh, parang ganun eh. Kasi ibig sabihin, pag hinusgahan sila ng Diyos, baliwala yung yaman nila at saka yung pinagkukuhaan nila ng yaman. Nakukuha niyo? Ang ganda nito eh. So bakit ships of Tarsis? Itong Tarsis is sa mga parang port city din sa bandang Spain naman. Kung alam niyo yung Mediterranean Sea, ganyan natin ating mga maps. Ah, dali ah. Yung Mediterranean. Yan. Europe, di ba? So, isa sa mga talaga nasa gitna na Europe, isa sa mga nagpayaman sa kanila yung Mediterranean Sea kasi ibig sabihin, free sila mag-trade sa isa't isa. Okay? Kaya kahit yung taas ng Africa yan, maulad yan dati. Kahit ngayon, konti. Okay, nakikita niya yan. So, ayan yung Mediterranean Sea. So, andito yung Tarsis, banda sa Spain. Okay? So, kaya nakita niya kung bakit binanggit yun. Kasi, bago ka lumabas doon, dadaan ka sa Tarsis. Okay? Yan pala yung magandang ano, no? Mapa. Balik tayo. So, ships yan. Puro ships ang importante dyan. Pag magte-trade ka, hindi ka pwedeng walang ships. So, ngayon, train or, muna, van. Okay? So sabi dito, bakit kasi iiyak, ihiyaw kasi yung mga ships niya ay laid waste, yung sabihin, masisira. At yan po yun, actually, kahit ngayon po, pag may gera, yan ang tinitira, hindi lang mga military, ano, minsan yung economic, ano nila, might, no? Kasi pag naubos ang ano niya, pinagkukuhaan ng pera, talo yan, okay? So that there is no house, no entering in. So pag tinalo daw yung Tarsis, walang matitirang bahay. So alam nyo na, di ba? Ganun ang gera eh. Yung mga sinusunog nila, eh, lalo ngayon, bombahan yan eh. Sa kanila dati, wala nang bomba, pero meron din yung mga katapog ganun. May imagine nyo na, maunlad na bansa, pero pag sila hinusga ng Diyos, walang tirang bahay, walang entering in. Ano yung entering in? Yung walang madaanan. Uy, saan tayo dadaan dito? Nakita nyo minsan pag binagyo, pag nagtumbahan na yung ano, wala, hindi mo pasok. From the land of Kittim, it is revealed to them. So yun nga, yung Kittim, yung parang kapitbahay nila, pagtawid ng dagat. So mamaya, makikita natin bakit apektado yung mga ibang lugar sa pagdinestroy yung Tarsis. Sabihin ko na, kasi kung naalala nyo sa Revelation series natin, di ba ganun din eh. Yung Babylon, nung sila hinusgahan, umiyak yung mga merchant. Kasi yun yung mayaman na bansa or city-state, eh, hinusgahan ng Diyos, ubos. Eh, yun ang customer mo eh. Sinong bibili ngayon sa, ano mo? Sila yung mayaman eh. In a way, in many ways, nakatali ka dun. Alam nyo ba yun? Sa mga business, ganun eh. Kaya ka lang may business kasi may ano ka, may customer ka. Nung ako yung nag-ano, ganun yung mga, ano eh. Laging nakatali doon pag magkukwento. Ba't nalugi yung? Kasi inayawan sila nung malaking ano nila, customer nila. So ganito rin dito. Kaya apektado yung kitty. Well, tuloy lang natin. Be still, inhabit. So kanina sinasabi, howl. Ito yung apekto pag ikaw ay hinusgahan niya, do iyak ka. Ito naman, be still. Parang ganun din. Minsan yung iba, maiyakin. Yung iba naman, kaganyan lang. Oh.
So, hindi nga makapaniwala anong ginawa ng ano ng Diyos, no? Na judgment. The inhabitants of the isle, so isle is island or actually pwedeng lugar. Thou whom the merchants of Zidon that pass over the sea have replenished. So yung Zidon tsaka Tyre magkatabi lang. Nakita ito kanina, di ba? Nagnabalikan yun. So yun nga, ang binabanggit dyan yung merchants. Kasi sila yung apektado, hindi sila makapag-trade. And by great waters, the seed of Sihor, the harvest of the river is her revenue. Puro revenue, di ba? Puro pera. Yung Sihor is parang river lang daw yan dito sa Israel. Hindi ko na makita. Kasi hindi pinagtatalo nila, hindi sila sigurado. Pero may, basta may isang river banda sa Israel. So, bakit na naman river na naman? Tubig na naman, as pera na naman. Ganun din. Actually, pag may magandang dokumentary sa US daw, bakit mayaman ang US? Isa sa mga dahilan na binigay nila, bukod sa pinagpala sila ng Diyos, pero yung mga waterways nila, totoo din eh. Yung mga waterways nila, meron silang taniman dito, tapos nasa tabi ng river, tapos pupuntahan itong another state na hindi naman tatanim, pero mayaman sa ano, consumer state. So, ganun po yan. Ano din yan nyo? Kaya pag hinusgaan ka ng Diyos, ubos yan. Kaya yung revenue, kumikita ka dyan, iiyak ka din pag yan ay naubos. Kaya sabi dyan, and she is the mart of nations. Ano yung mart? Ano yung mart? Shoe mart. Mini mart. Ano yung mart? Tindahan. Okay? Market. Mart. Okay? So, but shoe mart. Mart of nations. Ibig sabihin, doon nagbibilihan. So, again, ha, ang SM, bakit ang yaman? Wala naman siyang produkto. Diba? Yung produkto, eh, doon yung mga tindero-tindera. Sila lang yung, ano, lugar. Doon ngayon, kumukuha na sila ng ano eh. May produkto na rin, bonus, diba? But anyway, ganun po yung pag ikaw yung may-ari ng palengke, mayamang ka. Kasi nangungulekta ka lang ng ganun na yung tire. Nagkakaroon na kay idea, wala kang pampuhunan eh, mag-ipong ka. Pero yung ganun na yan, magaling ang Bible actually pag inaaral mo. Mayaman sila kasi sila yung marketplace ng mga madayang bansa. Okay, nakukuha niya na. Sabi dyan, be thou ashamed. Ba't mahihiya? O Zidon. So nabanggit si Zidon. Kanina Tyre lang. Pero again, parang sister cities yan kahit saan niya tingnan. Sa Bible, sa Matthew, di ba? Tyre and Sidon. For the sea hath spoken. O ito naman ha. Ayun, talinhaga. Bakit sila daw ay mahihiya? Nagsalita yung dagat. Kala niyo, asno lang nagsalita. Ha? Again, ano naman to? Talinhaga. Ngayon, bakit magsasalita yung sea? Kasi nga sila yung nakakita ng trade eh. Ang yaman naman ito, to dinadaanan-daanan lang tayo. Kaya itong lagi na pag-usapan yung China-Philippine Sea, di ba? West Philippine Sea, sa China Sea. Ang dami raw yan sa buong mundo. Talo yan. Yung buong mundo, doon dyan ang daming trade na nangyayari dyan. Kaya lagi yung nakikinigin sa balita. Kasi totoo yun. Pag nagkagera dyan, ang daming mawawalan. Kaya malamang walang magkera dyan eh. Okay, yun yung bakit nabanggit yung sea. Nakikita lang yung kayamanan ng Zidon and Tyre. Ano sabi niya? Even the strength of the sea. So, hindi lang yung sea, yung strength of the sea. Nagsalita. Ano sabi niya? Saying, I travail not, nor bring forth children, neither do I nourish up young men, nor bring up virgins. Familiar kayo doon? Sa inyo narinig yung parang nagyayabang siya, wala akong anak. Baligtad, di ba? Tayo sa Bible, lagi ang anak, dapat pinagmamalakihan yan, ang strength mo yan, ang inheritance of the Lord, di ba? Sa inyo na alala to, yung nagmamalaking siyang, ano, wala siyang anak. See? Babylon, di ba? Yung beast, yung woman, ang sabi niya, ganun din sinabi niya eh. Kung tama natin, wag na. Yung sinabi niya eh. Sabi niya, ay mali. Anong sabi niya? Ayan natin. Gusto niyo? Time naman tayo eh. Nakalimutan ko sa 16, 17, 18.
Ito yung 18 yung ano eh. Ay, ito. Meron pa ng merchants din dito, di ba? Kalimutan ko yung term eh. Ito. Sino ba yan? Ayoko hanapin, hindi ko maalala eh. Pero pinagmamalaki na para siyang harlot nga. Nalimutan ko. Anyway. Nalimutan ko yung keywords eh. But anyway, chat ko na lang sa inyo mamaya. Ay, nakamuta ko talaga. Anyway, sinabi rin niya yun nung yung Babylon, no? Yung harlot. Kita niyo? Ano? 18:7 ano sabi? Yan. Ano sabi niya? For she said in her heart, I sit up queen, and I am no widow, and shall see no sorrow. I am a queen. I am no widow. Shall see no sorrow. Okay, parang yun na tayo. But anyway, kung nakita ko, chat ko na sa inyo. Pero ganun yung ano niya eh. Wala akong pakailan, hindi ako widow, hindi ako, wala akong anak. Pinagmamalaki niya yun. Kasi nga, pag wala kang anak, kahit sa panahon natin ngayon, ano yung ginagawa ng mga independent woman, na tawag nila? Kailan lang, pisyonel ko ata sa inyo, si ano, ni Anne Hathaway, kilala niyo ba yun? Nagmamalaki niya, nag-abort. Masabi niya, nagpa-abort ako, bakit? Kasi ano ko yun, kalapatan ko yun, ha? Pinatay ko yung anak ko. Ha? And may nasabihin, pinatay. Lagi nasabihin, kasi yun, kailangan kong ano eh, I have to be somewhere else. Ganyan yung mga babaeng, ayaw magpailalim sa asawa niya lalaki. Amen? So gusto niya, wala siyang anak. Kasi gusto, lalo pag mayaman ka, makapangyari ka, ganyan po gusto niya. Yung mga babae, kaya ingatan niyo po yung babae. Dapat ang treasure niyo, yung pamilya niyo. Amen? Andahan niyo yan. Mausubok at mausubok kayo lalo pag may nag-aralan kayo. Mausubok kayo dyan. Labanda ako, inaganda ako na kayo. Sana maging ano kayo. Sumunod kayo sa Bible. Amen? Amen. Ang mas mahihirapan dyan nga, mga career woman. Pero, anyway. So, yan. Kaya balik sa'yo dito. Sabi, nagmamalaki siya. Sino daw yung nagmamalaki yung C? Yun nga, kasi nga, sila yung kumikita sa trade. Sana nakukuha nyo, ha? Okay yung bibitaw. Nali lang to. Sana ako. Yan, no? So, pinagmamalaki niya na wala, hindi ako ng anak, wala akong anak, hindi ako nagpalaki ng mga bata. Eh, parang inaano niya yung mga bata, buwisit sa buhay yan, parang ganun. Eh. Pero pag dumating daw sa kanya yung balita, na, masasaktan siya, so shall they be sorely pained at the report of Tyre. Kasi nga, kung ano mo yun, yun ang main customer mo, mawawala. Alam mo, ha? Ganun yun. Sabi nito, ito, medyo mag-ano siya. Parang inuutusan niya, hindi inuutusan niya, parang inaasal. Kung napansin nyo. Kasi warning sa kanila, warning din sa atin, huwag natin silang gagayahin. At hindi natin dapat kaingitan niya mga yan. Maraming problema yan, mga yaman. Lalo pag hindi kalooban ng Diyos. Kaya sabi dito, as at the report concerning Egypt, tapos pala yan. No? So, this says, pass ye over to Tarshish, howly inhabitants of the isle. So, inaulit ito kanina, di ba?
Yung howl, inhabitants of the isle. Sabi niya, pass you over to Tarshish. So, parang umalis ka na, parang ganun. Bakit daw? Wala sinabi. Pero another thing, sabi dito, inaasal talaga sila ng Diyos eh. Kasi nga, mayabang. Iba sa atin, sana, alam niyo naman siguro, hindi naman naasal dito for the sake of pang-asal. Amen? Minsan ginagamit natin yung para maintindihan natin. Kasi may mga aral lang hirap i-drive, di ba? So, minsan ginagamit din natin ito. Pero ito, ang Diyos ang nagsasabi nito, ha? Is this your joyous city? Ha? Saya-saya kayo, di ba? Party-party. Natapos din natin yan, eh. Kaya di ko na ulitin, ha? Ngayon po yung mayayaman, eh. Whose antiquity is of ancient day? Ganun din ang pinagmamalaki nila. Kasi, again, totoo po yan. Yung Tyre and Sidon, palibasa nga, nasa tabi ng dagat. Mayaman na yan. Matagal na silang nandun. Okay? Her own feet shall carry her afar off to sojourn. Okay, ang tagal nyo na dyan, ha? Parang yung, pag yung Pasig, di ba, kailan lang, kaya wala kaming pasok, nag-celebrate ng 100 plus years, na city daw, no? So, pinagmamalaki na, isabi, hindi sila natinag, di ba? Kasi may mga naahati, hindi maganda yung management, hindi na ipasa, ganyan-ganyan. Nawawala yan, or nasakop, mga churches naman, alam mo, nag-break, kaya hindi naman pinagmamalaki, pero kapasalamat na pag-church, ha? 150 years yung church yung galing nun. Amen? So ito parang pinagmamalaki nilang dito tayo matatalo. Eh, tagal na natin eh. Yung sabi dito, her own feet shall carry her afar off to sojourn. So, papaalisin sila. So at least salamat din sila papatayin lahat, no? And still, yung pinagmamalaki nila pwedeng malawala sa kanila. Hintayin nyo tayo. Tagal pa natin ah. Who had taken this counsel against her? Ito na yung sabi natin kanina. Sino kayang gagawa sa kanila nun? Kung matibay na sila, sino makakapaggawa sa kanila nun? Anong, ibang ano ba yan? Ibang bansa ba yan? The crowning city. Again, kinakalat-kalat yung papuri sa kanila eh. Parang magkaroon tayo ng idea na kahit gano'ng kayaman yan, at tayo din, at sino nakikita mo, pwedeng gapiin ng Diyos yan. So, crowning city, parang may tinatawag na crowning city ngayon, hindi ko maalam ano. Bakit crowning city? Kasi daw, whose merchants are princes. Ikaw, saan ka namimili? Minsan, ganyan yung mga yan eh. Alala ko nung, kahit naman ngayon, hindi ko na eh. Yung Hong Kong, dyan na uso yung Hong Kong. Kasi ang gaganda daw nung dati, hindi ka nakapunta doon. Pero naiingit lang ako pag may nag-ano. Saan ka nag-shopping? Nag-shopping Hong Kong pa. Angas. Kasi pag mayaman ka, hindi ka basta mga malengke, di ba? Di ako nalalait, ha? Kaya minsan nakamalengke rin tayo kasi mura dun, di ba? Kaya minsan, kaya si ano, nag-SM pa, ano lang, nandiyan, school supplies. Kasi nga, gusto mo komportable, di ba? Kaya nagmarikina kami nung isang araw, eh. Mura nga, kaso, alam mo na, mga anak mo, kailangan hawakan dun. Iingatan mo yung mga diyan nalalait. Pero again, para makita natin ito, yung mga nagsha-shopping doon, mga princess, mga rulers. At panoorin nyo, tanongin nyo sa nag-shopping si sino mang politiko dyan. Ganon din yung magandang. So yun yung sabi dito, magandang lugar to. Men? Pero usgahan sila ng Diyos. Sino yung trafficker? Ganon din yun. Isa yung mga merchant. Okay? Are honorable of the earth. So again, palibasan, wala akong pera, hindi ko alam yung mga magandang lugar. Anyway, kahit sa Makati, kasi nakapunta ako dyan eh, minsan. Kahit malapit lang doon, sa Glorieta. Nako, kaya lang ako nakapunta doon kasi yun ang daanan ko papuntang office sa highway dati, naglalakad pa ako. Kaya pag, ang dami mong kasabayan, diretso lang yun, hindi nakakabili, kasi mamahal eh. Tingin ka lang doon, ang ganda naman store na to. Ang laki nung ano. Yung hinold up doon, bad, di ba? Alam mo yung hinold up doon na relo. Gaganda. Tapos, syempre, pag tinignan mo yung mga tao doon, di katulad ng mga bees natin. Ako, iba. Iba mga bees ng mga tao doon. Talagang alam agad ng mga nagtitinda ito. Anak to ng ano, businessman dyan. Kasi nga, mayaman. Okay, nakapuha nyo na, ha? Hindi ako nagpapainggit. Sinasabi ko lang sa inyo dahil ako inggit din. Eh, yun ang totoo, okay? Ano mangyayari sa kanila?
The Lord of hosts had purposed it. Yung sabi kanina, sino nag-take counsel against Tyre? Ang Diyos. Amen. Kaya huwag na huwag kayong maingit sa mga yan. Ang hirap nung ang Diyos mismo pag initang kayo. Kasi yabang mo, kala mo, mayamang ka ngayon dahil ano ka. Nakakatakot po yung ganun. Pag di kilala ng Diyos, mayamang ka. Tapos ang hirap maligtas ng mga mayaman. Hindi ang kinakaingitan. Ano pa? To stain the pride of all glory. So medyo ano to, malawak ha. So hindi lang Tyre eh. Gusto ng Diyos, kaya daw sisirain niyo yung Tyre and Sidons. Mainly Tyre. Kasi ibig sabihin ng stain, alam niyo stain? Mamantsahan ko yung pride nila. Kasi ganyan again, pag nakakita kayo ng taong mayaman, ay, may kilala pa yung mayaman? Mapanlait yan. Ano ba yung sapatos mo? Nga na, mga ganun. Asaring ka pa, bigyan mo na lang ako. Yung mga ganyan. Yung damit mo, may tatak ba yan? Lagi na lang. Kaya ang gusto ng Diyos dito, pag sinabing stain po, pwedeng ito yung title natin eh. To stain the pride. Ibig sabihin, kahit tayo ngayon, makikita natin yung stain na sa mga yaman. Ibig sabihin, ang galing mo ha. Ay, ang yaman niya. Dapat may sakit siya, hindi niya pagaling. Kasi alam mo. Diba? Bakit sila nasira ng Diyos? Eh, kala ko po, maunlad sila. Bakit? So, ibig sabihin, ang Diyos kasi tinuturuan din tayo. Sila din na tayo. Na pag namantsahan yun, hindi ka hanga doon. Makikita niyo ba yun? Ang in-stain daw yung glory, o yung pride of glory. Ano pa? And to bring into contempt all the honorable of the earth. Sa Tagalog, gusto ng Diyos na makita at, ay, ayoko na maging mayaman. Ay, ganyan pala yung mayaman na yun. Ang hindi lahat, ha, pero karamihan. So, huwag kang hanga. Ito, lagi ko iniisip eh. Isang araw kayo, magtatrabaho, sino yung kukuha ng attention nyo, yung loyalty nyo? Alam po na yan. Ay, nakita ko sa mga churches yan. Yung pastor na naghirap, magkaroon ka lang ng boss, na hindi ka na mag-church na, pag sinabihan ka ng ano, asarin ka lang doon. May mga style yung mga yan. Maniwala kayo. Kasi sinasabi ko lagi sa inyo, ngayon para magtapat na kayo, matuto na kayo. Pag andun ako yung nagtatrabaho, wala akong pwede. Pastor, sabi ng boss ko, ganyan. O, sige, puntahan natin. Sa pala, hindi ko puntahan nyo. Kayo na ano doon. Tatayo doon. O, natutunan nyo, dapat yung matutunan. Eh, pastor, kikita kami malaki. O, manloloko lang kami ng tao, sabi ni boss. Eh, ikaw, naawa ka sarili mo. Hirap ko. Si boss, mayaman. Eh, kinig ba kayo? So, kaya sinistay ng Diyos yan. Para makita natin, hindi yan dapat kaingitan. Madami pa to. Sige, ano pa? Pass through thy land as a river, O daughter of Tarshish. O Tarshish na naman. There is no more state. Mas parang pinapalayas na siya. Makita niyo yun? O ano pa? He stretched out his hand over the sea, shook the kingdoms. The Lord had given a commandment against the merchant city. So tired din po rin. Nabagitan natin kanina merchant city. So napakayaman. Pero galit ng Diyos sa akin. Sabi, to destroy the strongholds thereof. Ano mangyayari? Kaya sabi nito, he said, thou shalt not rejoice, thou shalt no more rejoice. Ay, saya-saya mo, ha? Di ba? Pag nanonood kayo ng, ano, ng New Year, di ba? Sino yung napakamagarbo dyan? Mayayama. Yamanan nyo, payabangan nyo, actually. Minsan, di natin alam yun, eh. Kasi wala tayong alam. Galing nila. Payamanan nyo, pagalingan nyo. Kasi pag nakita lang, mas maganda sa, ano, sa Taiwan, yan. Mas maganda sa France, sa Iowa. Sa UAE, di ba? Eh, pag sinira sila, maggaganon pa ba sila? Wala na silang pera. O yung Tyre and Sidon, ang ganda ng fireworks. Ngayon, wala na eh. Hindi na sila magsasaya. Yung sabi dito, O oppressed virgin daughter of Sidon, arise, pass over Kittim, there also shall thou have no rest. Ito yung title natin. Isa ito sa mga hindi nyo gusto mangyari sa inyo. Yung ibig sabihin, pag talagang pinarusahan ka ng Diyos, sa mga mawawala sa yung pahinga, di ba? Kapahingahan. Imagine nyo, ito, yung laban yung review ko to, minsan yung, ito, mga bago to, no? Imagine nyo na yung sarili, sana din nyo na pangarapin na kayo naman yung matiwalag. Gusto yung matiwalag. Anong gagawin mo doon? May kapahinga ka ba? Hindi, okay lang yan. Ang kapahingahan mo, bumalik ka. Para may restore ka.
Yun lang nakikita kong kapahingahan sa mga anak ng Diyos. Pag umalis ka sa kalooban ng Diyos, sabi mo sarili mo, lulukoy mo sarili mo. Anak ka ng Diyos, magiging masaya ka pa ba doon? In a way, pero wala kang rest. So, tingnan natin dito, kaya ang title natin ulit, ha, yung harlot. Kasi dalawang beses makabanggit yung harlot dito. Okay pa kayo? 37 minutes pa lang po. Sige, behold the land of the Chaldeans. This people was not till the Assyrian founded it. For them that dwell in the wilderness, they set up the towers thereof, they raised up the palace thereof, and he brought it to ruin. Alam nyo ba yung balikan ko na yung ating ano. Yan. So balik tayo sa mga kaharian dati. Hindi kita pala dito yung basta dito yung mga kalaban nila, yung mga Assyria and then Babylon. Okay? Nagaganyanan po yan eh. So anong nauna? Siyempre Assyria. Nasa na yung Assyria ng time na to? Alam niya eh. Alam nila bumagsak na yun. Eh dati ang galing din ng Assyria. So yung land of Chaldeans, yun nga yung mga bandang doon no, sa east. So sinasabi lang dito, nakita niyo ba yung Chaldea? Dati wala naman yan eh, pero nung nagkaroon ng kaunlaran doon, iba kahit saang lugar, pag binili niya ni ano, Nibilia. Gagawin ng Jollibee din yung halahala sana, mula din, no? But anyway, sinasabi lang ng Diyos dito, dati wala naman yan eh, pero umunlad, di ba? Kaso, sinira din. Yung sinasabi dito. Kaya huwag kang mayabang, maulad kami. Mga tagahalala, asarin nga natin. Kasi San Mateo tayo. Malapit tayo sa... Wala lang yun. Wala sa Diyos yun. Kaya ito ulit, how ye ships of Tarshish, for your strength is laid waste. Inulit lang. Yung lakas nila, wala na pag sila ay tinalo ng kalaban. Lalo pag ang Diyos ang nag-initiate nun. So ito yung malungkot. So ito yung pwede mong gamitin, ha. Again, yung nabanggit ko rin, pag natiwalag ka, nawala ka sa kalooban ng Diyos, imagine mo ikaw to. Sana hindi, ha. Kaya inaaral natin, para maging yung tawag nyo sa English, is cautionary tale. Yung sabihin, napalitan mo si ganyan, ganito nangyari. Hindi tayo masaya doon. Hindi nag-aaralan lang natin na hindi natin gagayahin. Ito yung example niya dito. Pwede mong, example niya obviously sa tire, pero pwede mong apply sa isang tao na pinarusahan ng Diyos. Sabi dito, shall come to pass in that day that tire shall be forgotten 70 years. So again, yung mga nabanggit ko kanina, yung Hong Kong, dating maunlad dyan. Ngayon, ano ba Hong Kong? Hindi nila alam yan kasi pahina na ng pahina yung mga anak natin. Sa tayo mag-shopping, Hong Kong, ano yun? Nakakalimutan ka rin. Yung mga dating artista na sikat, kunwari, panahon namin, sino mo panahon namin ng sikat na sikat, hindi ko na alam eh. Kalimutan ko na rin. See? Siya. Hindi ko na inabutan. So, inabutan ko lang. Kahit ano, Sharon Cuneta. Puro siya na lang. Tapos magbabagitin. Ito nga pa lang, megastar, Sharon Cuneta. Eh, siyempre, pagbata ko, ay, magaling siguro talaga yun. Nasaan na si Shawing ngayon? Wala na, hindi nyo nakakilala eh. Tsaka si Gabby. Nako. So sila, bansa, city, state, na merchant city, makakalimutan ng 70 years. Again, ha, familiar ba kayo 70 years? Ano nangyari 70 years? Yung captivity of Judah, di ba, 70 years din. Kasi nga, pareho yung sasakop sa akin, magkatabi yan eh. So later, masasakop yung Judah, ay masasakop yung Tyre and Sidon, pati Egypt, di ba? So kaya sinasabi lang dito, again, salamat yung Tyre, hindi naman sila mauubos eh. Pero still, i-humble sila ng Diyos. Parang tayo din. Kung magaling ka ngayon, sana mag-pray ka lagi, maglingkod ka na sa Diyos para hindi ka na gawin sa'yo ito. Kasi mangyayari yan, makakalimutan ka. Pag nalaos ka. Sabi dyan, so yun, kaya according to the years of one king, though yung Babylon, nakailang sali nata doon, parang tatlo. Sino yung tumalo sa Babylon? Medo Persia sa Haring Cyrus, di ba?
So yun yung kaya pinabalik yung mga tao sa Judah. Pero ito rin yun. Ang problema sa Tyre, ito na yung title natin. Palibhasa talagang ang ugali na is parang harlot nga, mayama, malandi, maarte. Pag pinabalik daw sila doon, hindi katulad sa Judah, kahit parang may pangako ang Diyos sa kanila eh. Pero siyempre mag-e-effort din sila, pero ang ganda ng pangako sa Judah. At natupad yung ilan doon, diba? Sa Ezekiel, sa Jeremiah, natupad naman. Sa Tyre, may sabi dito, after the end of the 70, shall Tyre sing as an harlot? Kita niyo, ibig sabihin, magiging masaya siya, kakanta siya, kaso harlot siya. Harlot! Nakakadiring babae, lagi mong naisip yan. Kaya huwag kayong gagaya kasi nangyayari sa panahon natin, ganyan yan, bukod sa mga bakla, ganyan din sa mga babae yan. Parang ninonormalize nila yan. Kaya pag nakita mga poma ng ano ngayon, di ba? Ginosolve natin, ano ba to? Ganyan nakuha yun, di sa TV. Huwag kayong papayag na normal yun, yun ang magandang suot, amen? Yung maayos. Amen. Dahil babastusin ka pag ganun ka eh. Sa totoo lang. So, wala tayong time. Ano pa? 15 minutes, 17 minutes. Okay pa yun? Amen. Ilang verse na lang, oh. So, pinarusahan na sila, nagbalik sila, nakalaya sila, problema, harlot sila. So, sabi ng ibang preacher, yung itong sing, ba't kumakanta? Pwede siguro masaya. Kaya sabi ng iba, ano daw yan, parang nag-advertise. Alam nyo na, harlot, di ba? Gusto niya ng customer at hindi maganda yung ginagawa nila. Okay? Mamaya mabanggit yung fornication. Kaya sabi dito, aawit daw sila. So, ano kaya? Sa palagay nyo, ano yung kahihinatan ng harlot? At si karamihan, ha? Pagtanda niya, nawaasahan niya. Sakit, kahihiyan, pandidire, di ba? Doon ngayon kasi, palibasa nga sa TV, yung iba, ini-exalt pa eh. Sana sa church, hindi ganun. Amen? Pero yung iba, binibigyan pa ng tribute. Ano yung tayo nanonood doon sana? Anyway, ito yung sabi sa kanilang Diyos, again, inaasal sila para huwag natin gayahin. Take and harp. So kanina, kumakanta, magdala ka rin ng panug, ano mo, pantugtog mo, harp, go about the city, no, ikot-ikot ka doon, thou harlot that has been forgotten. So again, ha, kahit mga harlot, adiri yan, pero sa iba, may time yan, ha, mabenta. Okay, hindi dapat, ha, may lahat ng hilaulo minsan, eh. So, sabihin, bumibenta, kumikita yan, pero ito, bukod sa harlot na siya, nakakalimot na laos. Sinong alam yung laos na ngayon? Panahon natin ba? Hindi pala. Rosana Rose ang pangit na ngayon nun. Diba? Kahit naman dati. Pero yung panahon na din yun eh. Sino pa? Claudine. Patricia Abiel. Napanahon niya yan, oh. Sino ba yun? Sino pa? Mapangit na ngayon. Si Madonna. Kahit na si Madonna. Ang demonyo na yun. Sino ba mga ano ngayon? Matanda na. So, kung laos na, laos ka na. Kaya ngayon, napansin niyo may mga artista, pag sinusundan niya, pag inaalam niyo, sinusundan niya nangyayari sa kanila, parang ano, nagmamakaawa na yan sa mga baklang producer. Ipabagyan na silang trabaho. Ganun sila sabi ng Diyos sa kanya, nakakahiya to. At dati, yaman mo, dati. Make sweet melody, sing many song that thou mayest be remembered. Parang magpakaawa ka na. Naalala ko din yung mga singer. Ang shawi. Palagi niya sa kanino makikiusap yan para kumanta siya ulit. Dati, laban siya ng kung saan eh. Kahit ano eh. Sharon naman, nakakasawa na po. Kaso yung magkakontsaba yung mga yan, hindi naman sabi, magaling talaga sila eh. So yung sabi, ano ka na? Sabi dito, sino ba ako? Ayan, so ito, it shall come to pass after the end of 70 years that the Lord will visit Tyre. So, naalala niyo yung word na visit? Pag ang Lord na nag-visit, dalawa lang yan. Pwedeng maganda, pwedeng parusa yun. Madalas yan, parusa. Ang Diyos daw ay
bibisitahin niya tayo, and she shall turn to her hire. Ibig sabihin lang, nung babalik siya, alam niyo ba yung hire? Ito yung kinikita niya. Obviously, siya ay harlot. Kumikita siya, hindi maganda. Pero kumikita siya. Kaya yun naman yung sabihin ko, si Madonna, yung mga sinalado yung kaluluwa sa demonyo, alam niyo ba yun? Kaya sikat na sikat dati yan. And shall commit fornication with all. Revelation na naman yung Babylon. Kung alam niyo yun. Ganun ang ginawa ng 10 kings, di ba? Naalala niyo? Ano sabi yung fornication? Basta man di pa nakakalam. Ano sabihin nun, Duffy? Hindi naman kayo mag-asawa, nag-isipin kayo. Tama ba yun? Ang ano ng Bible, pero kasi nga, totoo yan eh. Kaya pag nanonood kayo ng pelikula kung ano man yan, sa ano, puro ganyan pinapakita. Kasi yung lifestyle ng mga umaat, yung nag-sulat nung puro ganun yun. Kasi ninonormalize nila sa atin, huwag niyong gagayahin. Amen? Amen. Kadiri yun. Eh, ba't itong tigas naman ang mukha nito? Ang dami niyang ano. Eh, kasi nga, talagang malandin eh. Kaya si Chris Aquino yan, kaya siguro AIDS na yung sakit mo. Ang daming naging lalaki nun daw, di ba? Talaga naman, talagang yun, sakit yung, ano, yung mga harlot. Anyway, so ito yung sinasabi ko ng parallel actually sa Beast, sa Revelation. No? Or yung Babylon. Babylon the Great. Ayan. Ubusin na natin. And her merchandise and her hire. O sa pastor eh, si, ano, si Madonna, yumaman eh. Siguro okay lang maging pokpok. Ano ba yan? By the way, mga pokpok dyan sa tabi-tabi, talagang mahirap yan, kawawa yan. Ngayon, ito may mga mayamang pokpok. Mga Miss Universe, na magkita sila last time, di ba? Ganun nang walang ibang gusto yan. Ba't mapapakita ng ano-ano yan? Anong sasabihin ng yung committee or yung organization ng mga leadership ng Miss Universe? Lahat yung susundin yun. Ano dapat? Ganito yung tayo mo. Dapat ganito sagot mo. Huwag ka magsasalita na against siyempre sa ano. Mga bakla siyempre. Ikaw ba? Eh, may-ari daw ngayon nun, trans. Oh. So, ibig sabihin ko lang, may mga yumayaman din. Pero again, hindi ibig sabihin yumayaman, pagpapala ng Diyos yun. Amen? Ito yung mangyayari sa kanya. Yes, yumaman siya. Para huwag natin gayain mamaya. May example pa tayo dito. Yung kayamanan niya, yung hire, shall be holiness to the Lord. Oh, ang ganda pala. Hindi. Ang ibig sabihin ng holiness to the Lord, alam niyo may holy is separated. Yan lang yung sabihin nun eh. At kung alam niyo kung aging yung Bible niyo, maayos ka na po. So sa Bible, pag ang nangyari, may gera, di ba, gera? Ano mangyayari sa, napakit ni last time, pag natalo ko sila, sa akin yung ginto mo, sa akin yung kayamanan mo, ganyan yung mga bansa eh. Yung sabihin, ito sa nasabi doon, ihiwalay mo yan, yung makukuha mo sa kanila, ilagay mo yan sa treasury of the Lord. Yun yung sabihin, no? Yung sabihin, patay kayo. Kasi yung inyong kayamanan, mapupunta sa Diyos. At hindi lang sa Diyos, tuloy mo dyan, sabi. And it shall be treasured nor laid up. So yung yaman mo, hindi mo maiipon yan. Kanina pa tayo doon, di ba? Yung yaman mo, tinalo ka, saan mapupunta yun? Ipon ka ng ipon. Ano mangyayari dyan? Ano mo gagamitin yan? Bakit? For the merchandise shall be for them. Sino si them? Silang them that dwell before the Lord. Nakuha nyo ba yan? Sabi sa Proverbs, di ba? Nakalimutan ko ba sabi doon. Sa Proverbs, yung, ayan, basahin na natin yun. Naalala ko yun. Saan ba yun? Basta yung kayamanan daw nung yung kayamanan ng mga wicked mapupunta sa just. Lumutang ko na naman. Sinakalam.
na bisade for the just. Paralel to eh. Hindi ko lang na note 13. Yun o, sakto. Paibasa, Proverbs 13:22. Ready, go. A good man giveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Yun. Naintindihan niyo ba? Huwag naman natin yung unang part, ibig sabihin lang, pag maayos ka daw ng lalaki or ng tao, di ba, nag-iipo ka na yaman, pero iniiwan mo yung sa mga anak mo, pamahal yun. Wala kang pakailangan, anak ko to. Diba? Eh sabi dito, pati yung mga walang pera, misan, kahit daw mayaman yung mga listeners, sa'yo din yun, kung just ka. Naintindihan nyo ba? Kung sinabing the wealth of the sinner is laid up, pag sinabing laid up, iniipon, iniimpok, sila, ipon sila ng ipon, ipon. Kuya na yun. Ate. Wala. Kaya muna. Pero bigla, bigla. Di ba? Kung pinaganda nila ito, may hapon ito yung ganda na pinaganda, pinatibay. Wala, saan na ngayon? Tayo na ikinabang. Ngayon, ganun yun. Maniwala kayo. Biblical principle yan. Kaya balik tayo dun. Oh. Lalo si Michael Jackson. Ang laki ng mansion. Nasa na ngayon? Binibenta na. Hindi mabenta kasi mahal ang benta eh. Malamang babaratin na yun. Diba ganyan yan, diba? Sino nag-iipon dyan ng ano? Yung diba ganun eh. Mag-garage sale. Ang ganda naman ito. Mahal naman. Binili mo to. Eh, ba't binibenta mo? Wala na akong pera eh. Ano nga rin? Sasakyan. No? Inova ko nga rin. Oh, ang ganda nito. Hindi mo kaya bumili nito. Kaya na sa ano, 1.3 yan, 1.5 yan. Hintay lang si Bado dyan, hintay-hintay lang. Wala nga akong pero eh. Oh, yung pala, talagang hinanda yung para sa kanya. Amen? Yeah. Eh maganda, no, pag hinintay mo yung blessing, talagang blessing niya, wala kang, di ka nagna, di ka nang loko. Tapos yung dinadrive nila ngayon, dinadrive mo na rin. Oh, ano ngayon? Biblical po yun. At kung alam yung end times natin sa Bible, ang turo dyan, di ba? Lahat yan, sa inyo yan. Di ba? Nasa impyerno na yung mga ano, yayabang. Ikaw, langit ka na. Pasto. Lord, di ba pwede ma-enjoy ko? Parang sarap din na may sasakya, may magandang bahay. Alam ng Diyos yun. Amen. Eh ngayon, nagtapat ka ngayon. O, saan ka? Alam, kalawin. Impyerno naman, di ba? Lalo yung mga nagtapat talaga. Kaya magtapa tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Yan ang ating ano, sa anniversary. Ang linaw dyan, oh. Oh. Yung mga harlot, payaman-yaman sila. Kunwari, si Michael Jackson nga. Eh, kung mabili ko yung mansion niya, di ba? Ayoko din. Oh, may sakit yun. Ayun. Yan ay inipon daw para sa mga nakatira sa Panginoon. Isa may mga nagtapat sa Panginoon. Amen? Yun na, yung photo sa ano eh, sa new world, new heaven and new earth. Ganyan po yan. Yan, never kayong maawa sa sarili nyo. Amen? So yung naawa dito, pastor, yung bahay ko, ganyan. Tapat ka lang, alam ng Diyos yan. Ako, isa pag nag-aaral, pumaparada ako doon sa magbira, mga sasakyan ng mga ano. Lalaway ako yan. Laging malit. Walang agas-gas-gas-gas eh. Malamang kasi pati parking nung maganda. Sa atin, nasa labas eh. So, okay na rin. Amen? So, sino pa? And for durable clothing. So, obviously, ano to, parang nad to sa sino dito yung mga hindi maganda yung damit nyo. Di ba? Parang ganun yan eh. Tapos, lapit na. 3 minutes pa ako.
Meron akong short dyan, yung jug, sobrang tibay eh. Inisip ko paano, medyo mahal din syempre. Ganun yan, pero pag minsan, pag wala kang, alam mo na, minsan may bili ka sa Lazada na ano, umurahin lang. Diba? Pag hindi quality yan, pangit, diba? I mean, masisira agad. So, sinong ganun dito? Ganun naman eh, di ba? Pero sa ngayon nga, actually, hindi na katulad dati. Ngayon, dati, ngayon, minamas produce na yan eh. Mga galing na yung makin ang gumagawa yun, halos hindi ka na mahihiya kahit ano. Pero dati, especially, huwag kayong maingit. Ganun na sinasabi dito, basically. Sinamarize ko na lang. Huwag kayong maingit sa katulad ng Tyre na malandi. Harlot ang tawag sa kanila. Kaya, sino pang uso ngayon? Ito yung load ng ano, pero isa napanood talaga natin, di ba? Pati sa Facebook pa naman, sila pa rin. Si Alawi, well. Si Ivana, si sino naman yan. Kaya may inggit doon. Baka maisipan nyo, mga natin, si, ano, si Julian. Ay, malandi-landi lang, yumaman. Ay, yayabang niya mga yun, sinasabi pa yun eh. Nakakalimutan siya, nakapanood din kasi ako eh. Yabangan niya yung mga network. Alam niyo ba, sweldo ni ganyan? Lumipat na kayo dito, parang gano'n yung inaakit kayo dun eh. Kaya ibasin niyo, kawawa yung mga nag, ano yun. Pinoy Big Brothers. Ano yung isa, yung power, ano yun? Starstruck, di ba? Alam niyo ba nangyari doon? Pumipila yung mga tao doon, oh. Nangangalam na ako ang next star ng GMA. Believe! Ginagamit pa yung ano natin, ano? Believe! Survive. May nakalimutan ako. Believe. Dream. Dream. Believe. Survive. Niloloko pala sila. Piliin na pala yung mga ano. Bakit yung mga napili, mga kamag-anak din? Wala ka, naloko na kayo. Baka naman si ano, sumali dun ha, si Julia. Kaya may inggit doon. Kaya ito mga to, so yung sasabihin dito, yung harlot, kaya nga harlot, walang kapahingahan, aalis siya, di ba, tatakbuhan niya yung buhay niya, yung asawa niya, iiwan niya, nag-asawa siya ng bago, kala niya maayos, eh hindi ka maayos, ikaw mismo, spiritually, lilipat ka ng church, lilipat kaibigan, hanap buhay, eh wala, ikaw yung problema, hindi mo inaayos eh. Ganun yun, kaya walang kapahingahan sa mga harlot types na tao. Amen? Amen. Gusto nyo pagpalain ng Diyos? Ito, oh, naghintay lang. Naghintay lang yung mga lingkod ng Diyos. Ang hirap na maglingkod. Paano ko yayaman ito? Paano kapalain? Pero naglingkod lang. Bandang huli, yung yaman ng harlot napunta sa kanila. Sarap, di ba? Baka may ano yung pastor, masama ba? Hindi masama yun, ang Diyos nagbigay. Nakita nyo, kinuha sa kanila, di ba? Yan ang totoo. Sige, mangarap na kayo. Totoo yan. Ako, lagi yan ang pangarap ko sa anniversary natin. Yan ang aming ano. Lalo sa mga pastor, ganyan lagi yan. Inggitan, tapos yung mga false teachers, sila pa yung nagyayabang. Gano'ng kalaki yung church nila. False teaching, tapos... Oh, nakita niyo naman ang aming ganyan. Laging ganyan ng ano, sa halip na soul winning, sa halip na doktrina. Kaya sa mga tao, hindi. Ito yung, ganyan to pala yung aming ganyan. Sabi lang, pinagpala kami ng Diyos. By the way, wag niyo, lalo sa Facebook, ha, magpasalamat na lang kayo. Ito nga pala yung blessing ng Diyos. Innova, baka post niyo yung band, ha? Mayroon mo na lang, di ba kita naman yan eh. Mag-rejoice ka na lang, pasalamat ka sa Diyos. Hindi nag-Facebook ang Panginoon. Kaya sinasabi. Okay na. So, don't be a harlot. Don't be... Tayo maingit dyan, may kalalagyan dyan. At walang kapahingahan yan mga yan. Amen? Ang kapahingahan na natin sa Panginoon. Amen? Kahit kayo nahihirapan, soul winning ka na, soul winning na naman. Hindi naman yung mayaman. Yung mayaman ka na sa langit, pag soul winner ka, alam nyo ba yan? Amen. Yun ang gusto ng Diyos eh. Sino magre-reward? Saan tagal eh? Tagal ka na niyan? Wala ka pang isang taon.
Tagal lang ka na. Anyway, sige, let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Again, sa umpisa parang hirap na intindihin. Nakita namin ang burden sa tire, ang judgment sa tire. Nawa, makita namin ang dapat namin makita dito, hindi kami maingit. Dahil nakita namin ang pinakita niyo sa amin ang kanilang end, ang kanilang hinatnan. Hindi maganda even yung mga naipon nila, hindi rin pala sa kanila. Dahil again, kayo po ang may-ari ng lahat, ibibigay niyo ang kanilang gusto. So saan maging matalino kami. Never kami maingit sa mga ganito, Lord, lalo kung hindi nagliligo sa inyo. Sigurado po yung judgment, hindi man sa buhay na ito, Lord, sa afterlife, Panginoon, sa impyerno, iba naman. Baligtas nga, kaso naman, wala masyadong rewards. So I pray kami po ay turuan niyo, Panginoon, yung mga lahat ng dito nagtatapat sa inyo. Hinahanap niyo kalooban sa inyong salita. Hindi kayo matakot sa libro, katulad ng Isaiah, Panginoon. Ito po ay puno ng aral. Hindi naman mahirap, Panginoon, unti-unti lang. But marami pong manaitang inusgan nito yung Babylon, Moab, and others, Egypt. Maging cautionary tales sila sa amin. Huwag gayahin, Panginoon, at magtiwala na sa inyo. Umasa sa inyong mga provision. At even sa panahon na mahirap, magtapat minsan. Ito po ang totoo, Panginoon, talagang ganun ang pagsubok. Ang reality ng buhay, Panginoon, kayo naman nag-establish niyan. So, ito yung tiwala ang bagay sa inyo. At hindi na kayo manatiling ganun. Nakikita namin yung iba, yung mga pahamak din. Katulad ng tire, nakita namin dito. Pagmahal kami sa kanila, una yan, soul winning. Nangantindihan namin na sila yung sa impyerno. But, master na namin, soul winning, Panginoon. Pakilala namin kayo. Ang tama, pang-accurate. And then, sila po yung maligtas sa magigitan namin, Panginoon. Aming gawain din ang inyong biyaya. Alam po, Lord, kayo po lagi pala sa pag-aaral, sa buhay, trabaho, relationship, Panginoon, pamilya. Salamat sa maraming blessing, Panginoon. Umasa po ng marami pa. As we serve you, Lord, may kasiyahan din. Pray po pastor Lito, Lord. Lakas, bigyan po siyang lakas. Makapunta. Sa anniversary, August 11, ganun po, Lord, anniversary sa JGX 20, Panginoon. Keep us safe, Panginoon. Mahalin na yung mga tao doon, Panginoon. Ma-establish sila. Sila yung palain din yung salita. So, establish din po doon, Lord, mga caretaker doon. Sino man, mga potential. We pray na kayo maghahanda sa mga disa. Inang po, Lord, kaya mo na natin. In Jesus' name we pray. Amen.